As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! I tasted the word, sin more than enough. Its promise is bleeding. My water and wine, I emptied the cup. Found myself wanting, but there is a well that never runs dry. The water of life, the flood of the path, 'cause all I know is everything I have needs none. Jesus, if you're not my one, everything I need right now, all I need is you right now. All I need is you. There's one thing I ask in this hour, still, if only to know. Things of this world I counted as lost. I laid all down to take up this cross, 'cause all I know is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now, 'cause all I everything I need right now.
Sitwasyon ng buhay namin, only in your presence. Ang confidence namin, ang takbuhan namin, ang refuge namin, ang safe place namin, only in your presence. Only in your presence alone. So, Lord, we're praying as you move in the midst of us, miracle and breakthrough will happen. As we enter into the next chapter of our lives, Lord, give us an excitement that our tomorrow is not as the same as yesterday. We will say bye-bye to our yesterday. We will say bye-bye to depression. We will say bye-bye to anxiety. We will say bye-bye to all sickness. We will say bye-bye to poverty. We will say bye-bye to drug addiction. We will say bye-bye to sexual addiction. We will say bye-bye to all the bondages in our lives, Lord. We worship you, we honor you, and we welcome you in this place. And everybody shout, amen and amen. Come on, give God the highest praise. Woo! We love you, Lord. You are great in the kingdom of God if you obey the word of God. Wala pong perpektong tao, pero merong perpektong pag-ibig ng Diyos. Go out of the box. And I tell you will experience abundance in your life. If the Lord is the rector of your life, tatanggap kayo ng award later on. Get up!
So, ito yung bagay na pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo po ba na pinakamahirap mawala na hindi mo makita yung sarili mo? Yung antok, darating yan. Pag nawala yung antok, darating yan, aantukin ka rin. Tama po ba? Naranasan niyo yun, antok na antok ka, nawala yung antok. Pero aantukin ka pa rin. Tapos naranasan mo rin yung gutom na gutom ka, lumipas yung gutom, nawala yung gutom. Naranasan mo yan? Ang pinakamahirap sa lahat, yung hanapin mong sarili mo, hindi mo matagpuan. Hello? Sino dito mga first-timers with VIP stickers? Yo, paki-wave-wave lang po mga VIP stickers. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. So I just want to welcome all the VIPs. You are so special to God. God loves you so much. Marami ng bagay na nagawa sa atin, pero minsan hindi natin ito maintindihan, hindi natin ma-appreciate. So welcome po sa lahat ng mga first-timers. Ako po si Pastor Lito and I am more than willing to help you today for you to understand who you are. Hello? Marami ba mga tao hindi nila kilala ang sarili nila? Hindi nila alam kung saan sila galing. Yan ang malaking problema ng mga tao ngayon. Hindi nila alam kung saan sila galing. Pangalawa, hindi nila alam kung sino sila. Pakisabi sa katabi, mukhang tayo ang topic. So this is the problem of people of today. So hindi nila alam kung saan sila galing. Hindi nila alam kung sino sila. Hindi nila alam talaga kung ano ang gagawin nila. Panghuli, hindi nila alam kung saan sila pupunta. At hindi rin nila alam kung saan sila, ano yung dulo ng mararating nila. Kaya mahalaga ito na mapag-uusapan natin ngayon. No, sino po dito yung excited ka na malalaman mo kung saan ka galing? No, hindi ka ho galing sa unggoy. Marami pong nagtuturo sa evolution theory ang tao galing sa unggoy. Tayo mga Pilipino may ibang version. Nabiyak daw po yung kawayan, lumabas si malakas at saka si maganda. Hindi po totoo yun. Ang tunay na totoo galing ka sa puso ng Diyos. Kung totoong ikaw ay galing sa kawayan, ngayon ang itsura mo labong. Pakitingnan mo nga yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, you are perfectly, wonderfully made by God. So sino dito yung alam na alam mo, you are perfectly, wonderfully made by God. So kaya mga kasama, kahit na may mga bagay tayong nauunawaan, nalalaman, gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat ng nalalaman mo, nauunawaan mo, tama. At ang pinakamahirap sa lahat, yung ikaw ay madaya. Yung akala mo tama, pero mali. Naranasan nyo na yun, yung parang masarap, pero hindi pala. Eto, ito pa to, yung parang maganda, pero pangit pala. Yung parang mabait, pero salbahe pala. Parang hugot na hugot kayo dyan, ha? So tandaan yung mabuti ang mga bagay na ito. Kaya yun po yung ating goal ngayong umaga, ngayong araw na makuha po ng bawat isa sa atin ito. And then, I'm trying to help you dito sa message na ito. It is our position in Christ. Sabay-sabay nga tayo. Our position in Christ. No, mga kapatid, ang Diyos po, hindi po siya paniniwala. Kasi pag paniniwala po, iba-iba tayong mga tao, iba-iba ang takbo ng isip natin, iba-iba ang kultura natin, iba-iba ang kinagisna natin. Kaya kung ang Diyos ay paniniwala, iba-iba po ang Diyos. So it means to say, God is not a belief. Yan po yung gusto kong masabihin sa inyo. Kung ikaw man ay may paniniwala, ngayong umagang ito, itatama natin. No,
Ang tama yung sinasabi ng Diyos, hindi yung aking naiisip. Kaya ang laging salamin ng aking iniisip ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So napakahalaga po ng posisyon natin sa harapan ng Panginoon because our position is always for our advancement. Ulitin ko muli ha, our position in Christ always for our advancement. Because our God is a generous God. Ayaw ng Diyos nang stagnant ka. Ayaw din ng Diyos na nale-left behind ka. Ang gusto ng Diyos, nag-a-advance ka. So ang gusto ng Diyos, nag-a-advance ka according to His word, according to His way, and according to His will. So, mahalaga po yung position natin. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang position. So I just want to read these verses to you in order for us to be founded by the Word of God. In John chapter 15, verse 9, says, I have loved you even as the Father loved me. Remain in my love. Hello? So ito yung sinasabi ni Jesus, the ultimate reason why Jesus came here on earth is not for religion. He came here for a relationship. Hello? Hindi ho lahat na nagbabasa ng Bible, hindi ho lahat na nagpupunta sa simbahan, may relasyon sa Diyos. Hello? May kausap po ba ako? So, sabi niya, I have loved you even the Father has loved me. Remain in my love. Napaka-sweet ni Lord. Napaka-sweet niya na sabi niya, manatili ka sa aking pag-ibig. Woo. Parang sinasabi ng Diyos dito na, ako lang sapat na. Parang sinasabi din ng Diyos dito na, dapat wala akong kapalit sa'yo. Because our God is a God of relationship. So kaya napakahalaga ng iyong position because your position is for your advancement. So kung ano man ang iyong nararamdaman ngayon, ano man ang iyong nakaraan, you feel unloved, you feel unaccepted, but I tell you today, according to God's word, you are loved. May nagmamahal sa'yo? May nagmamahal sa'yo? Binasted ka ng nililigawan mo. Ngayon, alam mo na, sabi ng Diyos, mas matindi akong magmahal kaysa sa Kanya. Hindi ikaw ang nawalan siya. Kaya ang sabi niya sa'yo, tumahan ka na. Imagine mo, maraming mga tao, umiyak sa tao, pero kay Lord, grabe ang tigas ng mukha. Tapos pag may sakit na, Lord, patawad. Ako'y isang taong nilalang na. Mga kasama, mga kapatid ko, mga kaibigan na nandito ngayon, mahal ka ng Diyos. Kahit na anong kalalagayan mo pa sa buhay, mahal ka ng Diyos. Kahit na anong nakaraan mo, mahal ka ng Diyos. So napaka-importante nito na naiintindihan natin. Because your position in Christ means that you are loved. So kaya kahit na yung crush mo hindi ka crush, hindi ka dapat malungkot. Kasi mga ganitong hugutan, bakit hindi ako crush ng crush ko? Tapos yun ang magdidetermine ng buhay mo. Tapos matutulog kang malungkot, bakit? Ang nasa isip mo si crush. Gigising kang malungkot. Ang nasa isip mo si crush. Kasi lagi mo siyang pinagpe-pray, Lord, sana kami na. Alam mo, sabi ni Lord, anak, sila na. Kasi ang gusto ni Lord, yung pagmamahal muna na galing sa Kanya kasi ang pagmamahal ni Lord, perfect. Kasi tayo mga tao, naghahanap tayo ng pagmamahal, pero lagi ka nasasaktan, binigay mo na lahat, tapos nang minigay mo na lahat, iniwan ka pa rin. Parang pag ganyan ang mga usapan natin, talagang nakaka-relate kayo lahat.
Mga sugatan ba tayo? So pinag-uusapan natin ang pagmamahal ng Diyos. So ibig sabihin, bago mo hanapin ang pagmamahal sa tao, sa Diyos mo hanapin. Kasi hindi mo alam, hindi mo, kapag hindi mo naintindihan ang pagmamahal, hindi ka marunong tumanggap ng pagmamahal, di ka rin marunong magbigay ng pagmamahal. So you need to understand your position in Christ. You are so much loved by God. In John chapter 1, no, and sabi ng John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Imagine mo kung magmahal si Lord, ibinibigay lahat. So, ibig sabihin si Lord generous. No, pakisabi sa katabi, may natanggap ka na ba? So, sabi ng verse 10, "When you obey my command, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love." So mga kasama, mahalaga talaga na tayo nananatili lamang sa Kanyang pag-ibig. Pag-ibig lang ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, manatili ka, ha? Anong ibig sabihin niya? You need to stay. Hindi ka dapat malikot. Hindi ka dapat galawgaw. You need to stay in His love. Because His love is perfect. So stay connected. Do not be disconnected. Kaya ang sabi ng Word in John chapter 17, no, ganito yung sabi ng verse 17. John 17 verse 23, "I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me." Verse 24, "Father, I want this whom you have given me to be with me where I am. Then they can see all the glory you gave me because you loved me even before the world began." Grabe. Sabihin mo, may nagmahal na pala sa'yo. Bago pa ang sanlibutang ito, may nagmahal na sa'yo. More than 2,000 years ago before Christ, bago palalangin ang mundong ito, may nagmahal na sa akin. So hindi ako dapat mabuhay na malungkot. Kasi may nagmamahal sa akin. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, may nagmahal sa'yo. Patuloy na nagmamahal sa'yo. So lagi niyong titingnan, your position is very important. Saan ka nakatungtong? Saan ka nag-i-stay? Saan ka lumalayo? No? At saan ka lumalapit? Yan ang mahalagang maintindihan natin, mga kasama. Tandaan nyo, our vantage point determines our perspective. So napaka-importante ng position because our vantage point determines our perspective. What is vantage point? Vantage point is point of view. Vantage point is angle. So ito yung bagay na dapat maging malinaw sa atin. Kung saan ka nakatungtong, kung paano mo tinitingnan, mahalaga yon. Hello? So tingnan mo na ikaw ay may nagmamahal. Tingnan mo ang buhay mo na may halaga. Tingnan mo ang buhay mo na may purpose. Tingnan mo ang buhay mo na may reason. So dapat alam natin kung saan tayo galing, ano yung gagawin natin, at ano ang dulo ng ginagawa natin. So that's life is all about. So kaya, mahalaga talaga ang mga bagay nito. Always remember, our perspective affects our decision today. And our decision affects our direction. And our direction affects our destination. So that's why, napakahalaga na paano mo tinitingnan ang bagay na nangyayari sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo, paano mo siya tinitingnan? Naghahanap ka ba ng pangit o naghahanap ng maganda? Vantage point, angle is very important. May mga situations tayo sa buhay, but how you look at it matters. Hello? Kaya yung mga naliligaw,
Tandaan nyo, yung mga iniwan naman, mga babaeng binigay nyo ng lahat, iniwan ka pa. Tandaan nyo, hindi ikaw ang nawalan, siya. The fact na naandito ka ngayon, God is increasing your value. God is reminding you for your purpose. Why you exist. So hindi tayo naandito sa mundo para sumikat, para yumaman. Lamang. Tandaan nyo, meron tayong generous God. Sabi nga, pasisikatin ka rin, di ba sabi ng Genesis chapter 12, I will make your name great. So kaya lang, si Lord ang magpapasikat. Ang mahirap, sikat na sikat ka sa tao, pero kay Lord, hindi ka kulelat ka. Imagine mo, kilala ka ng mga tao, pero kay Lord, di ka kilala. Hello? Pagdating mo kay Lord, sabi ni Lord, who you? Hello? May kausap po ba ako, mga kasama? Sabihin mo sa katabi mo, pakilala na tayo kay Lord, ha? Sino dito excited ka na? Ikaw, alam mo, kilalang kilala ka ni Lord. Tandaan mo, kahit na gaano tayo kasikat, may mga tao din hindi ka kilala. Kaya huwag tayong entitlement. Hindi ba ako kilala? Hello? Mahirap din yung kilala ka ng lahat. Hindi ka makapamuhay na normal. Kaya ang buhay mo abnormal. Kahit saan lahat may sumusunod. Hirap kaya nun. Pag nag-CR ka, ang dami agad nakaabang paglabas mo. Hindi ka pa nag-aalkohol. Nag-get niyo po ba mga kasama? Sino dito excited ka na alam mo kung ano ang position mo sa Diyos? Sino dito excited ka? Bibigyan ko po kayo ng ilang mga position na sana po matungtungan ninyo. Sana po ma-stayan mo. Sana huwag kang mawala dyan. So may mga desire si Lord because our God is a God of relationship. May mga bagay siya binibigay sa atin. Sana huwag niyo layuan. Sana manatili ka dito. Na kahit anong ialok ng mga mundo, ng mundong ito, sana huwag mong ipagpalit. Kasi grabe ang pagmamahal ng Panginoon. So number one, thing na maintindihan natin, our position in Christ is very important because it determines our decision. Sabihin mo sa katabi mo, our decision affects our direction. And your direction affects your destination. Maraming mga gustong pumunta pero hindi nakarating. Maraming nagtagpo pero hindi nagkita. Hello? Meron po bang kausap dito, mga kasama? Ito po yung relasyon na dapat talaga siguraduhin mo. Yung dapat meron ka nito. Our position in Christ. Number one, God is giving us the opportunity to be His son and daughters. Son of God. Children of God. Binibigyan tayo ng Panginoon ng ganong pagkakataon. Tandaan niyo po, tinatawag natin si Father na dalawang meaning nito. Sometimes tinatawag natin si God na Father because He created us. We call Him Father because He created us. But this is more than creation. The second thing that we need to understand, we call Him Father because we have relationship. Hello? Sino dito yung na-excite ka sa pinag-uusapan natin? So God is calling us for a relationship. Father and son relationship. Tandaan natin, we are living right now in the fatherless society. We are living right now in the fatherless world. Marami po ang naging tatay lang pero hindi sila naging ama. Hello? Sino po dito yung gusto mong makaramdam ng pagmamahal ng ama? Simula pagkabata, you are longing for a father's love. Taas ang kamay, taas ang kamay. Yung bata ka pa, hindi mo naramdaman ang pagmamahal ng tatay. Naandyan siya, pero hindi mo ramdam. But I tell you today, God loves you so much more than your biological father. So ibig sabihin, hindi ka galing sa tatay mo, galing ka sa Diyos. Hindi aksidente na pinadaan dyan sa tatay mo na yan. Kasi ang tatay natin, walang iba kundi yung father. Kaya kahit na anong klase ng tatay na meron ka, merong isang mabuting ama na ikaw pinayagan, pinahintulutan mabuhay sa mundong ito.
Sabi mo sa katabi mo, excited ako. No, sino dito yung may naiintindihan? No, and sabi ng John chapter 1 verse 12. Kapatid ko. Thank you, bro. Thank you. John chapter 1 verse 12. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Do you want the right? Tandaan mo, kahit sabihin mong tagapagmana ako, pero kung walang papeles, hindi yan makukuha. Prove yourself. You cannot claim your inheritance without your legal documents. And legal documents is all about rights. Hello? Kaya kung ikaw may na-experience sa buhay mo, see to it that those things came from the Father. Not came from the world. Because everything that came from the world is temporary. Lahat ng bagay sa mundong ito hindi pang matagalan. Panandalian lang yan. Come on! Sino may naiintindihan dito? You must possess the right to become children of God. How to have the right to become children of God? You need to receive Him. You need to believe Him. Marami ka nang tinanggap, pero ang Diyos na lang ang hindi. Tinanggap mo yung pait, tinanggap mo yung sakit, tinanggap mo yung niloko ka, tinanggap mo recognition, tinanggap mo rejection ng mundong ito, pero yung love ni Lord, hindi po man na-accept. Sabihin mo sa katabi mo, do you want right? Do you want rights? Sabihin mo sa katabi mo, do you want rights? So there are two things that you need to do personally. Tandaan niyo po, ang rights entitled yan para sa isang tao lang. Para sa'yo lang yan. Yung rights ko, hindi pwedeng makuha ng asawa ko. Hindi pwedeng makuha ng anak ko. Ang rights ko, rights ko. If I have the rights, I have the portion. Come on! Are you excited to receive your portion? You must be a son of God. You must be the son of God. You must be the daughter of God. You must be the children of God. That is your position. At tandaan mo, pag tinanggap mo yan, pinaniwalaan mo, binigyan ka niya ng karapatan. Sabihin mo sa katabi mo, may karapatan ka na. Pag tinanggap mo, pag pinaniwalaan mo, may karapatan ka na. Kaya pwede bang i-congratulate mo na yung katabi mo? Sabihin mo, tagapagmana ka. At gusto ko pong ipakilala ang inyong tatay. Walang iba kundi si Jesus. He is the King of Kings and the Lord of Lords because Jesus Christ is God's representation here on earth. He represents God. His love, His forgiveness, His mercies, His righteousness, and His riches. Kaya siya pumunta dito. Anong ibig sabihin niyan, mga kasama? You are a prince and a princess of a king. Sabihin mo sa katabi mo, prinsipe yan at prinsesa yan. Anak yan ng hari. So that is your position. Are you excited for that? Tandaan mo po, mga kasama, kapag meron kang right, may makiklaim ka. You have your portion. So you need to hold on to your position as a child of God, as a woman of God, as a son of God. You need to hold on to your position because your position determines your perspective. Paano mo tinitingnan ang buhay? Paano ka nabubuhay sa mundong ito? Depende sa position mo. Hello? Nagigat niyo po ba yung mga kasama? Meron po tayong pagkakataon na hindi naman lagi kang maraming pera. Tama? At hindi pagkakunti lang pera mo, maawa ka sa sarili mo. Kunti lang ang pera ko ngayon, pero tagapagmana ako. Come on! At yung kayamanan ko, hindi bibigay ng mundo. Ang magbibigay sa akin, si Lord. So hindi mo dapat kawawain ang sarili mo because you need to hold on to your position. You are a child of God. At sa Diyos, lahat ng bagay, Kanya. Pakisabi sa katabi, magpakaanak ka lang.
Sino dito naniniwala ka na anak ko ng Diyos? No, kaya excited ako sa mga naandito, mga anak ng Diyos. Kaya magmamanifest ang glory ni Lord, magmamanifest ang riches ni Lord, magmamanifest ang wisdom ni Lord sa kanyang mga anak. Kaya hindi baling mahirap ka nagsimula. Hindi baling konti nagsimula, pero dadami din yan. Hindi baling mahirap nagsimula, pero aasenso din yan. Kaya pakibati na ninyo ang katabi ninyo, sabihin mo, Don at saka Donya na yan. Kasi iredera yan. You cannot underestimate a person who have faith in God. Na si Lord ang sentro ng kanyang buhay, na nananatili siya doon, lahat ng bagay na ginagawa niya traceable kay Lord. You cannot underestimate that kind of person. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula na si Lord sa'yo. Sino excited? Nagsisimula na si Lord sa'yo. So, hold on to your right. Hold on to your position. You are a woman and a man of God. Why? You believe in Him, you receive Him. At non-negotiable yun. This is the very word of God. Pwede mo yung ipaglaban kahit saan. Tandaan nyo po, napakahirap kapag ka ikaw ay walang dokumento. Yung sasakyan, wala pa pong plaka. Yung lagi ko yung tinatanong kay Tess, kapag drive-drive ko yun yung resibo kasi kinakabahan ako. Ang hirap masita ng walang papeles. Sabi mo sa katabi mo, kapag may rights, may confidence. Sino dito excited ka na ang confidence mo, anak ka ng Diyos. Confident na confident ka dyan. Kahit ipa-DNA yan, kahit pag-uwi niyan, anak pa rin ng Diyos yan. Wala na yata akong kausap. Pag-uwi mo, anak ka pa rin ng Diyos, tama? Kung anong gusto ng Diyos, yung pa rin ang gagawin mo, tama? Huwag pong maging religious yung mindset mo na sa simbahan ka lang mabait. Paglabas mo, salbahe ka na. Yung mga ganito, mga dialogue mo, hindi mo ba ako kilala? Grabe ka, manlait ng kapwa. Imagine mo, umorder ka lang ha, sa fast food o kaya sa restaurant. Grabe, nagkamali lang ang waiter. Grabe mo na itrato. Sabi mo sa katabi mo, wala na ngayong ganun. Tandaan mo, pagod lang siya. Pero ikaw anak ni Lord. No, ang karapatan mo pinaglalaban, hindi yung karapatan bilang customer. Ang karapatan mo pinaglalaban, anak ka ni Lord. At wag na wag kayong papayag na dahilan sa pangit na sitwasyon, nagpaampong ka sa demonyo. May nagiget? Sino dito masayang-masaya ka? May naiintindihan ka ngayon? Sabi mo sa katabi mo, kahit anong pangit na sitwasyon, kahit anong pangit na pakiramdam, anak ako ni Lord. No, sino dito yung mga anak ni Lord? Confident ng mga anak ni Lord! Yung proud na proud ka na ikaw ay tagapagmana ni Lord! Alam nyo, ipamamana ni Lord, hindi lang po langit, pati ang kayamanan dito sa lupa. Yan po yan. Mga kasama, our God is a God of abundance. Our God is a God who is a glorious God. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, manatili ka lang anak ng Diyos, maniwala ka, may magmamanifest na glory sa life mo. Sino excited? Maunawaan natin ito ngayon. Second thing, our position before God. No, but before that, I just want to remind you, when we talk about relationship, when we talk about relationship to God, you need to express and to live your love for God. So you need to be faithful. Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo si Lord. No, yung totoong pagmamahal, yung non-negotiable, yung nothing in comparison, nothing in exchange. So that is our love for God. Pakisabi sa katabi, as a son of God, as a child of God, it requires love for God. Amen. Sino dito yung nagmamahal ka kay Lord? Kahit na masakit ang ulo mo, susunod ka kay Lord. Kahit na may lagnat ka, susunod ka kay Lord. Kahit na anong pangit na sitwasyon, susunod ka kay Lord. Kasi si Lord lang talaga yon. Sabi mo sa katabi mo, si Lord lang talaga, sapat na. The second thing, our position before God, servants of God. Servants of God.
So as a servant of God, it requires faithfulness to God. Not every individual is more than willing to serve God. Maraming mga tao gusto lang ang blessing, pero yung mag-serve sa blessor, ayaw. Hello, somebody. Many people are looking for the blessing, but to serve the blessor, they don't want to serve God. So that's the main problem of people of today. Maraming mga tao, busy-busy sa mundo, busy-busy sa mga activity ng mundo, pero pagdating kay Lord, ang daming excuses. But I just want to remind you, your excuse is accepted, but not. I mean, your excuse is valid but not accepted. Pakisabi sa katabi, hindi katanggap-tanggap. Kasi ang lakas natin galing kay Lord. Amen? Ang buhay natin galing kay Lord. Tama? So kaya kung kahit na ano ang mga bagay na nasa atin, para kay Lord itong mga bagay na ito. So we are servants of God. In 1 Timothy chapter 4, verse 6, says, tell this to the brothers and sisters there. We are here. This will show that you are a good servant of Christ Jesus. Sabi mo sa katabi mo, good servant. Mga kasama, pag sinabing good servant, it means to say there is bad. Because the life here on earth, is there is always comparison. If there is good, mentioned by the word, it means to say, silently, there is bad. Kaya pakisabi sa katabi, naglilingkod ng mabuti. Now, sino dito excited ka maglilingkod ng mabuti? So, you will show that you are made strong by the words of faith and good teaching you have followed. And then, verse 7, people tell silly stories that don't agree with God's truth. Don't follow that these stories teach, but teach yourself to be devoted to God. Sabi mo, maraming kwento. Walang kwenta. Pero ikaw, anumang bagay na naririnig mo sa mundong ito, you need to be devoted to God. Because you are a servant of God. Tandaan niyo po, walang makapagpapahiwalay sa iyo sa pagsunod at sa paglilingkod mo sa Panginoon. Because we are here to serve our King. We are here to serve our God. Yan po yung ginawa ng Panginoon sa atin, binigay ng Panginoon lahat. So that's why Jesus came here on earth not to be served, but to serve. Kaya kung tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay maglilingkod din. Sabi mo sa katabi mo, maglilingkod. Excited po ba kayo dyan, mga kasama? We need to serve one another. You know what? Ang ginagawa ko po ngayon, I serve you. I serve God and I serve you. Tandaan niyo po, if you receive this word that comes from God, your life will never be the same. Your decision will never be the same. Your perspective will never be the same. Hindi mo na kukunin ang mga bagay na gusto ng mundo. Normally, papalo lang yan sa'yo. Pakisabi sa katabi, servant of God. We serve God in everything that we do. Because this is kingdom works. This is my work for my King. God wants to deliver His message this very day. Kaya, anak kayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Kaya dapat naglilingkod tayo. Sino dito yung masayang-masaya ka, naglilingkod? At tandaan nyo po, tayo kasi alipin ng maraming bansa, kaya meron tayong colonial mentality. Ano yung colonial mentality? Basta imported, maganda. Pagka mangyayaring Pilipino, pangit. Colonial mentality. You know what? Kasi tayo mga Pilipino, matagal na alipin. Kaya pag-usapang paglilingkod, alipinin na naman. May nagre-react sa'yo. Kasi bakit? Mula sa ninuno natin, alipin. Kaya merong spirit of slavery within us. But I tell you today, serving God is not make you a slave.
Serving God, you will get your freedom. Sino dito excited ka, malakukuha mo ang iyong kalayaan. Tandaan mo, pag si Lord ang iyong boss, kahit na sinong nakapaligid sa iyo, hindi ka matatakot. Sino dito yung may boss? Pag yung papaalam sa boss. Sabi sa boss, hindi ho ako pwede ng linggo eh, kasi may worship po kami dyan. Anong worship? Pag tumuloy ka dyan, wala ka ng papasukan. Pag tinuloy mo yan, sabi mo, opo, hindi na lang po ako tutuloy. Lord, I hope you understand. My job is more important than you. Grabe. Hindi mo sinabi yun, pero yun ang ginawa mo. Always remember, action is powerful, more than powerful than words. Parang ganito, sabi mo, mahal mo ba si Lord? Oo naman. May nagiget? Marami bang mga tao ganon? Mahal mo ba si Lord? Oo naman. Iba yung sinasabi sa ginag... Sumusunod ka ba sa Diyos? Siyempre. Grabe, baliktad lahat. Kaya pakisabi, servant of God, raise up! Servant of God, raise up! That's why this church, binibuild namin kayo as a leaders. Ano yung leader? You are founded by the word of God. You are founded by the truth. Because our nation and even the world, they are driven not by leaders. They are driven by politics. So that's why, for me, being a servant will become a great leader of this world. Sino po dito yung masayang-masaya ka na ikaw gagamitin ng Panginoon para sa buhay ng marami? Sabi mo sa katabi mo, servant of God. No, tandaan mo, may ranggo ka, servant of God ka. Hindi ka lang anak ng Diyos, servant of God ka. Hindi ka lang ano, hindi ka lang public as public assistance. Oh, ikaw ay servant ni Lord. Kaya tandaan niyo mga kasama, pagdating kay Lord, non-negotiable 'yan. Oh, third thing that you need to understand. Ito po mga basic lang po ito, pero grabe ang dating nito sa akin. No, your position in Christ, you are an ambassador. Third thing, you are an ambassador. Sabihin mo sa katabi mong ambassador. No? Minsan hindi po nagsisink in sa atin yung sinasabi ng word ni Lord. Minsan malabo po sa atin ang mga bagay na ito. So bilang ambassador, you are representing God. Hello? As an ambassador of Christ, when we talk about ambassador, ambassador is not just a person. Ambassador is a nation. Hello? Ambassador is not just a person. Ambassador is a nation. Representing the nation. So it means to say, your position in Christ, you are representing Christ as ambassador. So anong ibig sabihin niyan? Pag ikaw ay ambassador, you are representing the king. You are representing the kingdom. Hello? May nagiget po ba? Sabi ng verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 20, we are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So, ibig sabihin, as an ambassador, meron pala tayong trabaho. Ipagkakasundo natin ang lahat ng mga tao sa Diyos. So, as a Christian, your responsibility is not just to attend the church. Your responsibility is to represent Jesus. Wherever you go, whatever you do, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng ambassador? You are owned by a nation. You are owned by a nation. You are owned by the king. Yan po ang ibig sabihin nito. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, you are owned by the king. Anong ibig sabihin? As an ambassador, ang ambassador hindi bumibili ng bahay. Provided yan ng king. Ang ambassador hindi bumibili ng sasakyan. Provided yan ng king. Ang ambassador hindi nagpapaaral ng mga anak. Provided yan ng king. You must be the ambassador of Christ. Because God wants to work in your life.
At ang mga anak ng Diyos, hindi po yan nagpe-pray for healing kapag may sakit. Hello? May kausap ba ako? As ambassador, I am owned by the King. Whatever I do, I representing the King. Pag ako nagkasakit, ganito ang prayer. Hari, sinusunod ko ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Yung katawan ko, sa'yo yan. Lord, yung katawan ko, palpak. Merong hindi ayos. Hari, pakiayos naman ang katawan ko. Para makapag-function ako uli sa'yo. So that's why an ambassador, they are not praying for healing. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, para kanino ba yung katawan mo? Imagine mo, nagpa-sexy ng todo para lang sa demonyo. Ibang-iba na talaga ngayon, no? Tandaan niyo po, ang damit, sinusuot ng tao pantago. Ngayon po, iba na, baliktad. Sinusuot ang damit para may ilabas. Kaya kung maganda ka, maniwala ka, ingatan yung mabuti yung kasi baka may makakita sa'yo ang ganda, baluti mo ng gusto. Hello? Baluti mo para tagong-tagungan, may damit eh. Hindi yung, wow, nakadamit, kita lahat. Grabe, nagdamit pa para magpakita. Because we are trying to represent the word. We are trying, hindi mo ba, Pastor, alam, yan ang uso ngayon. Ha? Damit para magladlad. Para may ilabas. Kung maganda ka, itago mo yan. I-preserve mo sa mapapangasawa mo yan. Tago mo yan. Kung pangit ka, lalo mong itago. Tago. Kasi horror na yan. You are getting my point? We are living here on earth not to get the approval of men. The applause of men. We are here to get the approval from God. Because my life here on earth is just a journey. Para lang po akong bula sa mundong ito. Yun po yung naunawaan ko, yun ang nabasa ko sa Bible. Kaya wala akong dapat ipagmalaki. That's why you are Christ's ambassador. Kaya pakisabi sa katabi, nire-represent mo si Christ. Kaya pansinin mo, nung maging Christian ka, madami mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo. Tama? Pero bakit nung hindi ka Christian, parang wala kang pakialam? Kasi kakampi tayo ng masama dati. Ngayong sumama ka na sa Panginoon, parang na, nagre-react ang mga demonyo sa paligid mo. Bakit? You are representing other kingdom. Come on! Come on! Come on! Before, I am belong to the dark kingdom of darkness. But when I receive Jesus Christ as my Lord and Savior, I am now representing the kingdom of light. And kingdom to kingdom, battle po yan. But always remember, everything that we face is just a trial. Sabi mo sa katabi mo, challenge. Ang mga anak ng Diyos, walang problem. Hello, may nagiget po ba ako? Kasi ang mga may problem lang, yan yung mga concept na mga may problem, yan po yung mga iyakin, yung mga ayawin, mga sukuin, mga anak po, mga pangmatagalan, yung mga may problem. Pero ang mga may challenge, iba ho mag-isip yan. Yung mga may problema, laging umiiyak. Yung mga may challenge, lagi po yan excited. Hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tatanggap ng problem. Challenge is your portion. Why? Why I'm telling you this? Because you are representing Jesus and Jesus is our King. Tandaan niyo po, ang mga anak ng Diyos, ang mga ambassador, champion po yan. Pakisabi sa katabi, champion. Pakibati mo na yung katabi mo, sabi mo, champion. Congratulations. Ikaw ay champion. Tandaan niyo po, mga kasama, kaya dapat may mga challenges lang yung life natin. Tingnan niyo po ito, mga kapatid ko. No? To be an ambassador for Christ means that we are His diplomatic agents.
Sabi mo sa katabi mo, diplomatic agents. Of the highest rank to represent Jesus King and authorized to speak on His behalf. We are the voice of heaven to earth, invested with royal power through the name of Jesus Christ and authority of His blood. Hello? Sabi mo sa katabi mo, you are powerful. Only in Jesus. No, only in Jesus. Sino dito excited ka na ikaw ay powerful? No, kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon na nandito ngayon, I just want to remind you, no, I just want to remind you, ang buhay natin punong-puno ng challenges because you are a champion. You belong to the kingdom of light and Jesus is our King. Amen? Even though we are in the world, we are not of the world. We belong to the Lord. Sabi mo sa katabi mo, bagamat nasa mundo ka, nasa sanlibutan, hindi tayo taga sanlibutan. Pagmamay-ari tayo ng Diyos dito sa sanlibutan. So that's why we need to live a distinctive life. Buhay na kakaiba talaga. Buhay na kahanga-hanga, buhay na pinagpala. Yan ang buhay na para sa'yo. Do you want to receive that today? No, kaya ang portion, hindi mo portion ang magkasakit. Ang portion mo healing. Ang portion mo strength. Why? Your position is in Christ matters. Tandaan mo, you are a son of God. No, you are a servant of God. And you are an ambassador of God. So mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid na nandito ngayon, tandaan nyo po, life is short. Life is short. And time is so fast. But opportunities are few. No, tingnan nating mabuti ito. Huwag mong sabihin, saka na ako susunod sa Panginoon. Bata pa naman ako. Tandaan nyo po, pag nasa hustong gulang ka na, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Bakit? Na-train ka kasi nung bata ka na hindi ka talaga masunurin sa Diyos. Nung nasa hustong gulang ka na, hindi mo na yan mapapansin kasi marami ka ng mga responsibility sa buhay. At ito ang pinakamalungkot sa lahat kapag ka umidad na tayo. Pag umidad na tayo, mga kasama, marami ka ng panahon pero hindi mo na kaya. Yan ang pinakadelikado sa lahat. Kaya ang pinakamatinding panahon ngayon, ito. Itodo na natin ngayon. Kaya huwag mong sabihin, babawi na lang ako, saka na ako totodo sa Panginoon. Huwag, hindi mo kayang ipangako ang bukas. Maaaring napakalakas natin ngayon, pero bukas hindi natin alam. Pero ngayon, alam na natin, kapag ka ikaw ay naging ambassador ni Christ, sasabihin mo lang sa nagmamay-ari ng katawan ito, may dysfunction yung katawan ko, pakiayos mo naman. Lord, please fix my body. Because my body is for your kingdom. Because my body is for your glory. Kaya lahat na may sakit dito, itodo mo lang kay Lord, pagagalingin ka ni Lord. Because our God is a miracle working God. Kahit patay na buhay ni Jesus. Yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad. Nakita ko yun kay Jesus. At naniniwala ako sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kasama natin ang Santong Espiritu ngayon. Your position in Christ matters because it determines your perspective. It determines your decision. It determines your direction and it determines your destination. So that's why, live for eternity. Even though we are here temporarily, but we are aiming for eternity. So this is our life is all about. This is life is all about. So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, maging buhay sa atin itong salita ng Diyos na to. Na kahit anong nararanasan mo sa buhay ngayon, temporary lang yan. Nahihirapan ang katawan ko, temporary lang yan. May sakit ako, temporary lang yan. Because I do believe that my life is for God's greater glory. So that's why, pag sinabi mong mahal mo si Lord, oo, mahal ko si Lord. Pag sinabing sumusunod ka ba sa Lord, oo, sumusunod ako sa pa-Lord. Hindi mo pwedeng dayain ang iyong sarili. Because God hates those who are hypocrites. God hates hypocrites, but He loves those who are honest. Sino yung mga honest? Yung marunong mag-admit na may mali sila.
Yung hindi tayo perfect, yung nagpinatawad lang tayo ng Panginoon. At yan po yung binibigay sa atin ng Panginoon ngayon. Always remember, you are a daughter of God. You are a son of God. You are a man and woman of God. It is who you are. So you need to love the Lord. And always remember that you are a servant of the God, the Most High God. You are His servant. So that's why you need to be faithful. You need to be faithful. And always remember that you are Christ's ambassadors. Represent Him well. Wherever you go, whatever you do, it must be traceable to God. For God's greater glory. So kung ano man ang nagawa mo kahapon, ano man ang nagawa mo ngayon, hindi yun binibilang na ng Diyos. Kung yun ay hindi maganda, tapos na yun ngayon. Pero pwede kang magsimula ng magandang bagay. Kung nakagawa ka ng maganda kahapon, meron kang mas magandang magagawa bukas. Kasi hindi natin ma-outdate si Lord. May magandang pangako sa iyo ang Panginoon. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa ngayon. It is your personal decision. It is your personal choice. Kasi pagdating po sa relasyon sa Diyos, kanya-kanya po yan. Hindi mo pwedeng isisi sa anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo. Hindi mo pwedeng isisi yon. Because relationship is personal. Relationship is personal. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, I want to pray for you today. Your vantage point determines your perspective. So it means to say that your position matters. Paano mo siya tinitingnan? Gaano ka kataas? Pagtingin mo sa isang bagay. Tandaan niyo po, sa buhay natin sa mundong ito, napaka-importante ng perspective. Ang perspective, it is your point of view. Paano mo tinitingnan? Paano ka tumataas? Tingnan mo ang buhay mo, huwag doon sa baba. Tingnan mo ang buhay mo na ikaw ay nasa taas. Kaya nga merong tinatawag na bird's eye view. Maaaring dito ngayon sa sitwasyon mo sa baba, hindi maayos. Pero tingnan mo ng mataas, magiging maganda ang mga bagay nito. Your vantage point determines your perspective. And your perspective determines your position. Kung saan ka nakatayo, yan yung magbibigay sa iyo ng magandang desisyon, magandang direksyon, at magandang patutunguhan. Don't waste this time. This is a wonderful message for you. May igaganda pa ang buhay mo. Kung maganda na yan, may igaganda pa ang buhay mo. At kung hindi pa maganda yan sa tingin mo, sa pakiramdam mo, may bukas pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May gagawin pa si Lord sa buhay mo. So today, make a decision. It is between you and God. I'm just doing my job. I'm working right now. I'm helping you na maintindihan mo yung sinasabi ng word na to. And if you receive it in your heart, receive it in your spirit. Like Mary said, nung sinabi ng Panginoon kay Mary, she was a virgin, sabi niya, Mary, magdadalang tao ka. Sabi niya, paano mangyayari yun? Dalaga ako. Sabi ng anghel sa kanya, ikaw ay lulukuban ng Santong Espiritu, magdadalang tao ka at ang iyong isisilang ay tagapagligtas ng sanlibutan. Nung maintindihan ni Mary ang mga bagay nito, she received it and meron siyang matinding declaration. Ang sabi ng kanyang declaration, so be it unto me according to your word. So be it unto me according to your word. And the rest is history. Nung nireceive ni Mary, inalaw niya mangyari yon, na-conceive siya. At nung ma-conceive, nabuntis siya. Nung mabuntis siya, isinilang si Jesus. So what I'm trying to say is this. Lahat ng bagay nagsisimula sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos nagbibigay sa iyo ng idea. Everything that exists in this planet Earth, it starts within idea. And idea helps you to dream.
And the dream is a language of faith. Today, mangarap ka. May maganda pang mangyayari sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. So, ini-encourage ko po kayo na tumayo sa presensya ng Panginoon. Always remember your position in Christ. You are His sons and daughters of Christ. You are His servants. You are the servants of Christ. You are the ambassadors of Christ. It is who you are. Receive that in your spirit today. Receive that in your spirit. And as we worship, we are inviting the presence of the Holy Spirit to move in the midst of us powerfully, strongly. Holy Spirit, work in us. Everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one, everything I need right now. 'Cause all I want is everything you are and nothing. And I surrender. Jesus, if you're not my one, Lord, your will be done, Lord. Everything to me right. So be it, Lord, according to your word, Lord, my life. 'Cause all I know. Everything I have is nothing. Jesus, if you're not my one, everything I need right now. 'Cause all I want is worship. Everything you are and nothing. Our God is a miracle working God. Jesus, if you're not my one, everything to me right now. And I say, just raise up your hands. Everything I have. Let us all be humble before God. Aminin natin yung mga bagay na nagawa nating mali sa harapan ng Diyos. Nakapag-isip tayo ng masama, nakapagsalita ng masama, nakagawa ng masama. Just admit it to God. Because our God is a loving God. He is forgiving God. He is full of mercy. He is full of grace. He is full of love. Aminin natin sa Panginoon ngayon yung mga bagay na nagawa nating mali. Yung ayaw niya. Yung hindi niya gusto. Isuko natin yung pride natin sa harapan ng Diyos ngayon. Sinubukan nating mabuhay na hindi siya kasama. That's pride. Ginawa natin ang mga bagay na hindi siya kasama. That's pride. Just recognize that God is the one who gives us life, who gives us opportunity, who gives us strength. Yes, Lord Jesus. Lord, thank you for this opportunity. Father, we come to you in all humility. Lord, we receive your word in our spirit. Lord, it is clear right now our position before you. We are your sons and daughters. We are your children, O God. We are the man and woman of God. We are the ambassadors of Christ. We are also the servants of Christ. Father, starting today, help us, Lord, to live for you. Help us, Lord, to bring you glory, to bring you honor. And Father, today, we commit our lives to you. We surrender, Lord, everything in you. Lord, this life belongs to you.
Lord, everything in me, Lord, it must be traceable to you starting today. Because we are your ambassadors. We are your servants. We are your children. Lord, we need to be aware, Lord, because life is short. Time is so fast. And the opportunities are few. Father, help us, Lord, to live intentionally for your glory. And Father, as we commit these things, Lord, Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga bagay na hinihingi ng puso namin. Lord, you said in your word, isusupply mo yung aming needs, Lord. Lahat na may pangangailangan, Lord, ngayon, isupply mo yung needs, Lord. Isupply mo po abundantly whatever we need, O God, in our lives. Supply it, Lord, in the name of Jesus, abundantly. And Lord, kung sino man po yung may desire sa heart namin, Lord, bless the desires of our heart. Father, thank you so much. Thank you so much. And I pray, God, for physical healing. Kung sino man po ang may karamdaman dito, Panginoon, I pray for healing in the name of Jesus. Lord, yung katawan namin ay para sa iyo, Lord. Kaya kung meron man dito man nagmamalfunction, Lord, ayusin mo po, Panginoon. Ayusin mo po ang katawang ito. Because this body belongs to you, O God. Lord, starting today, we are not just praying for healing. We are praying for restoration. I-restore mo ang body na ito, Panginoon. I-restore mo ang body na ito. I-restore mo rin po ang relationship namin, Panginoon. Sa bawat individual, sa bawat pamilya, Lord, I pray for reconciliation in the name of Jesus. Lord, I pray na bawat pamilya ay mabubuo ng magandang relasyon. Because you are at the center of our family, Lord God. Lord, we pray in the name of Jesus, restoration of relationships. I pray that, Lord, in the name of Jesus, at bawat pamilya, Lord, makakakilala sa iyo at ang bawat pamilya maglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat lahat ng bagay na patungkol sa iyo ay hindi temporal, kundi eternal. We are doing these things, Lord God, while we are here on earth, O God. We are living temporarily, but we are preparing for eternity. God, thank you so much. Bless our families, O God. And I pray, God, financial breakthrough sa mga may financial difficulties. In the name of Jesus, sa mga may utang, Lord, makakabayad sila ng utang. At Lord, kailanman hindi na sila mangungutang, kundi mamimigay na sila. Because you are the abundant God. You are a generous God. So our portion is abundance, Lord, not scarcity. So Lord, bless your people, O God, in this place. Bless us for relationship. Bless us financially. Bless us relationally, O God. And Lord, bless us spiritually. Lord, ang mga tao makabalik sa iyo, Panginoon. Thank you so much, God. We praise you. We honor you. We glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.